pag merong funny sa isang team, ang dali niya kasing makapasok and at the same time, ang bilis lang din niyang makalabas in a team fight. So, pwede siyang mag-proctor, pwede niyang ma-force yung mga players to use their skills and disrupt the formation or kung ano mang gusto nga gawin ang kalaban nila. Presentation sa MPL Indonesia. But for Omega, I like the direction kasi yung mga binanggit natin ng mga heroes, yan, funny ni Kyrie, even yung Choney Hatred, respect talaga eh. Respect bans. Do you know, so far, na wala pang talo ang Choney Hatred. Ooh. 4-0. So, magandang pag-identify to mula sa side ng Omega. Going for the Phobius and what will be the last ban. May Selena pa na available. I'm not entirely sure kung kukunin niya ng Onic na ban. Pero surely, kapag na-open up yan, pag-aagawan ng dalawang teams. Mm-hmm. Eto, Max, is known as a Selena user din. So, probably, ganun ang una nila. Selena is open. Eve has been banned. Kung hindi man makuha ng Omega yung Selena ngayon, possible agawin din agad to ng Onic knowing na nandyan si Baloyski. Uy, pero Selena agad ang pwede kuhanin din or i-go na ng Omega, which is maganda for them. At ang isa sa mga pinakamataas na naban talaga ng heroes sa Season 9 is the Selena. Dahil na rin sa vision, there's a possibility pa nga na yung nasa may mid lane nila ay maybe another sustain or yung pinaka-roamer nila supposedly kasi diba mag-rotate si Selena. Oo. Ang ginagawa ngayon, hindi usually nag-roaming item yung post 5, rather yung Selena yung nagpo-post 5 para makapag-ikot-ikot agad siya. So nagki-clear yung mismong dapat supposedly siya yung roamer or yung tank. So napupunta yung gold sa kanya and eventually napupunta rin yung syempre pag magro-roam ka meron kang pwede ka mag-conceal yung gold na ma-receive mo doon but now Yuzhong advance nilang kinuha and parang gusto na agad nila ng pampasok sa backline advance. Now, Lancelot ay open para sa Onic pero hindi nila kinuha. This leaves Omega the chance to pick it up. Ayun nga. At Beatrix nandyan. Hindi nila kinuha yung Esmeralda which will be good pero instantly sinagot to ng Onic gamit ang Hayabusa. Ooh. So I think yung Onic ibaba na nila dito yung Esmeralda kasi magandang sagot yan dun sa Yuzhong plus na Matilda nila. Oh, yes. I'm actually surprised na Omega hindi pin-prioritize yung hero na yon over Beatrix of course as well as this Lancelot at makikita na tayo. Ito na. Definitely. Assassin versus Assassin. Assassin. Mm-hmm. Assassin. Kumbaga parang ang difference lang dito for the side of the Assassins ng dalawang teams natin for Omega kasi more on na team fight oriented for the Hayabusa naman pwedeng bumalik sa roots kumbaga ng Onic which is to do a split push pwede silang mag-focus on a specific lane which is yon. Yung lane dito na nga Beatrix so pwede more on na ganking ang gawin ng Onic which is very viable since they have the Matilda na rin sa kanilang lineup so far for Onic ang nailatan nila ng mga heroes napakabilis considering na meron pa silang Yuzhong as long as mag level 4 siya mag-cut niya agad yung minim wave instantly pwede na siyang sumama kumbaga in terms of the team fight. Pwede nang ipasok ng Onic ulit yung banana split. And tama ka nga dun, Wolf, no? Yung Esmeralda ban nga talaga. This is a good answer for the Matilda. Kasi nagpo-provide to ng shield eh. And yun yung gustong-gusto ng Matilda. Ng isang Esmeralda. Inuubusan nila ng heroes ngayon. Itong si Renzo, wala ng glue, wala ng Esmeralda. Wala rin pakito na be the choice. Uranus is the one left. Pero sabi din ng Omega, with the ban on two heroes na pwede kay Marky, I'm really thinking na kinoconsider ng Omega kunin ang Uranus as their last pick. Para naman sa Onic, maghanap sila ngayon ng either roamer o kaya na kanilang position 4. Kailangan nila ng big mage damage para dito sa Beatrix. So I think Lilia ang pwede maging sagot dito ng side ng Onic. Kasi sa Onic din, si Marky din talaga yung gumagamit ng Lilia sa gold lane. Mm-hmm. Kumbaga napakabilis kasi mag-clear na minion wave. Pwede pa niyang, usually kasi diba ang gank nag-rotate doon sa may gold lane. Mm-hmm. Pero dahil doon, pero Farsa, same pa din, same concept na mabilis mag-clear na minion wave. Meron ka pa sarili pantakas with the wings by wings. So kaya mong depensahan yung sarili mo. And at the same time, hindi ka kailangan from time to time na ikuntan kumbaga ng inyong mga kakampi. Yeah. Mm-hmm. Okay, so Grok, naging combo dito ng brand yung Grok Selena and we know for sure na comfort picks to ng Omega. Ang kanilang last pick, ay kanilang explain, I think yung Uranus, nagme-make sense ng maganda dito. Pwede rin naman siguro Tamos para may pangtapat sila at least dito sa Yuzhong when it comes to the team fights at meron silang pang-cancel nung ultimate nung Farsa. At the same time, pwede siyang tumangke nung ilang mga physical damage mula doon sa Hayabusa. Mm. So Tamos is the choice for Omega. Kailangan na lang ng Onic ngayon
sa tingin nyo, ano eh, pwedeng magic damage pa rin ba to? Would this be a roamer? Kasi yung Mathilda pwede nang gamitin doon as the roaming role, di ba? Tingin ko nga ba, magsisenior pa sila dito kaya Lilia pa rin eh. Kasi pwede nilang tunawin itong Beatrix. At the same time, pwede nilang ilagay yung Farsa doon sa gold lane tapos gamitin ang Lilia sa may mid lane hindi ganun ka daling i-contest ng isang Selena. Pero syempre, Natalia, ayun na. Okay, so this last pick changes everything. At na, ay nako, nandito lang kayo, maririnig nyo. Grabe. Kung naririnig nyo to, nasa kabilang banda. Ang hinahanap nyo. Natalia pick ni Baloyski. Yes. The signature hero. And nasabi na nga natin na itong side ng Onic pwedeng gawin ulit yung banana split. And with this hero, ang daming pwedeng umikot, ang daming possibilities for this team na mag-push lang na mag-push away from the clashes or skirmishes na pwedeng ipilit ng Omega. Oh, tsaka sa tama yung sinabi dito ni Wolf na talagang the Natalia pick changes everything for the side of Omega. Kasi imagine mo, meron ka nang kalaban ng Mathilda dito, meron pang isang pwedeng visioner, which is Natalia, and Beatrix definitely will have a hard time with those two heroes na nabanggit natin. So, very crucial magiging positioning, and ang laki ng, hindi naman pressure, pero definitely the Selena of Omega has to step up in terms of giving information sa kanyang team para ma-counter yung bigay dito ng Onic against them. Magkakaalaman na sa unang pagtutuos ngayong season ng Onic at Omega. Andito na yung mga hero picks na kanilang pinili. We have the Natalia ang pagbabalik from Baloyski. Habang dito naman sa kabila, you have the combo from Omega, yung Selena Grok nga na pwede nilang gamitin pang stop doon sa mismong Farsa. Pero Wolf, di ba na-nerf yung Farsa recently? Kaya ata hindi ata na madalas nakikita eh. Yeah, that's right. So hindi na ganun kadalas yung cooldown nung kanyang ultimate, which kind of makes it difficult para sa isang mid lane Farsa. Pero at the same time, ito yung combo ng ano eh, ng Onic noong M3, kung maalala nyo yung Natalia plus Farsa na support duo. But that will mean na ito Mathilda, saan siya pupunta? So I'm thinking this is Farsa mapupunta sa gold lane. At ang mid lane duo talaga is Mathilda and Natalia. Post 4 kay either Baloyski or kay Hatred itong Mathilda. Pero knowing Onic, itong Natalia ay mapupunta kay Baloyski. So, in a way, ang gulo ng composition dito ng Onic. Maganda syempre yung Natalia pang eliminate, but you don't have the best scaling kumpara dito naman sa side ng Omega. You have this Lancelot, maganda yung scaling niya. Tamos, okay din naman. And of course, yung Beatrix, very good in the late game. As meron kang early game comp na Selena and Grok. Mas madali i-execute, in fact, itong sa Omega. Unless mautakan sila nitong Natalia ni Baloyski. Kumbaga lahat ng pwede nilang puntahan, maharangan agad, tapos mapuntahan dito ng side ng Onic. So, for Onic, yung lineup nila dito, gaya na sinabi natin, more on the single targeting. So, magiging effective yung kanilang lineup as long as ma-counter agad nila dito yung mga heroes na scaling na nabagit yung Wolf kanina. Well, for Omega, since they are also known sa pag-stretch or pag-extend ng mga laban, pagdating sa pag-depensa, definitely, this is a teamfight-oriented type of lineup. As long as yung kanilang Grok ay ma-maximize early game. Kasi when we say Grok, yes, tank hero siya. But at the same time, pag hindi siya naging effective on the early game, there's a possibility na hindi siya maging as hard as a rock. Oh, so hindi na nila, pag hindi nila na-utilize as soon as possible, possible na hindi na nga siya magamit pa later on ng ganun ka-effective if mag-work siya on the early game. Pero napapansin ko parang mahirap yung buhay ng isang Beatrix dito sa lineup na to eh, na kinuha ng Onic. Yeah. So, yun yung nagiging tricky. Kasi, nung M3, if I recall this correctly, lamang na lamang si Farsa doon kay Beatrix in the lane. Kasi nagkaroon ng konting changes. Ngayon, ang nag-usong meta sa Beatrix ngayon naka-sniper. So, when it comes to range, makakayanin ng Beatrix. Papalag na. Unless, of course, yung Natalia talaga nagbabago eh. Kasi kahit gano'ng kaganda yung laban natin, sabihin natin pantay sila, okay lang. Pag may Natalia, nagbabago talaga eh. Kasi biglaan na lang, di ba, na pwede sila mag-eliminate whatsoever. So, it totally changes things. I'm excited to see kung paano ito gagamitin. Ang lagi mo lang iisipin, kung may Natalia sa laban, hindi dapat
lahat ng huwag kang mamatakot masyado kasi isang parte lang ng mapa palagi at a certain point in time. Pupuntahan na tayo, so kailangan mo lang hanapin. At this time may grok, tas meron pa silang selina na may traps. Pang-check. So in a way, meron silang way pa para medyo sagutin itong Natalia. Pwede sila kumuha ng information with those heroes. Kung magkakontrahan tong Natalia at saka Selena, for Selena of Omega, pwedeng kailangan niya pang isipin kung uunahin niya ba ay maging advanced ang latag ng kanyang mga traps or dun sa mga possible na daanan nung Natalia. And at the same time, pwede din kasi na parang kontrahan talaga yung mangyayari sa dalawang lineup natin dito. And I kind of feel like for Onic, mambubugbog talaga sila or magro-rotate talaga sila sa specific lane lang ng Omega since they also have the Hayabusa. And usually kasi si Hayabusa, nag-iiba yung playstyle ni Kyrie kasi si Kyrie more the aggressive na pang-team, parang team fight talaga na palagan. Pero since sa Hayabusa yung gamit niya dito, pwede na siya nga tumira, kumbaga yung term ng mga nag-rank games, tinirahan na yung specific lane. Pwede ka rin niya mangyari. Pagpahaya na, kumbaga. Teka lang ha, parang meron na. Kung hindi ako nagkakamali, yung time na nag-day 2 ang day 1. Ito din yun. Ganito rin ba? Ito rin ang kalaban. Itong dalawang teams na rin yun. Oo nga. MPL Season 8, day 2 ng day 1 ng specific week. Kung ano mang week 4 or week 5. Oo nga pala. Parang tama yung term natin. Parang deja vu. Na nostalgic. Parang deja vu. Nostalgic nga. Nostalgic. Nostalgic talaga kasi ganun din yung na-experience natin ngayon eh. Medyo binibitin yung mga viewers natin na mag-chill lang muna kayo. Medyo mainit-init tong laban, baka hindi nyo kayanin if mag-start na tayo kagad-agad. Kaya kailangan na ready na rin sila na pagka nag-start na yung laban natin, lahat talaga ng mga aksyon ay lahat ng aksyon at emosyon mararamdaman ng buong nasyon. Nahabol mo pa yun. Iba pala si mayroon pala kayong rhyming connection itong si Santi. Narinig ko kanina yung nila eh, pre-casting ayaw nga eh, kung hindi nyo naitatanong, ito na, ibubukin ko na itong si Santi. Ang kanyang recent na ritual ay makinig sa rap. Particularly kay CLR. CLR. CLR is. Oo, man. Santi LR nga daw siya. Santi nailusot na rin, pero... Ngayon, going back dito sa mga picks nga, napag-usapan na natin yung possible na mangyari sa game even na hindi pa siya nagsa-start. But, let's see kung ano, kasi possible na magkaroon ng changes, pero abangan lang natin kung ano yung maging playstyle talaga. Kasi, nasanay tayo na yung Omega, medyo pinapatagal yung laban, pero we're really excited to see na sila yung mag-initiate lagi. O, kumbaga, laging mag-start. Sila yung starter dapat. Ang laban na to. Kumbaga para dito kasi sa Omega, they had this moment na talagang very aggressive sila with the tank heroes na rin na ginagamit ni Chakno. Ang kinagandahan doon is they have the Selena on their lineup. Ang pinaka magiging crucial na lang for them is how will they execute their lineup knowing na meron din silang Matilda na katapat dito. And wala eh. Kumbaga, pag tinitinan natin itong mga heroes ng dalawang teams natin, somehow I am speechless kasi very different in terms of dynamics, pati yung firepower nila na bagit ni Wolf kanina, more on scaling for the side of Omega, pero talagang sinagot sila ng Onic dito on the early game. Burst damage, meron pa silang Yuzhong which is mahirap ulit for the side of Beatrix, so Omega definitely this will be very effective kapag nagawa nila yung pinaka-plano nila on this kind of lineup. Gusto ko sa Yuzhong talaga, specifically nung nauso tong Petrify Yuzhong. Nakita natin to nung MPL Season 8 na ginamit ng Indo teams against Hayabusa kasi si Hayabusa yung pinakamalakas na hero doon. So what I'm arriving at here is hindi lang marksman yung namamblema kapag may Petri Yuzhong. In fact, yung mga assassin sa malalambot, pwede kasi sila ma-one-shot ng isang combo ng Yuzhong. Tapos syempre may follow-up. So pag nakuha ng opening dito si Dilarski, kung si Dilarski man ang pipili ng Yuzhong, etong mid lane or gold lane Farsa, pwede siya mag-follow-up agad. So pwede pa ring mag-switcher pala. Pwede pa rin eh. Pwede pa nilang pero ang hula ko dito is Matilda kay Hatred, tapos Baloyski. At least gawin gamitin or pwede na si Hatred din pwede din siya mag-Natalia. Oo. Kumbaga kasi si Hatred, kung mapansin natin,
dumating na sa point na yung kanyang Cho ay ginagawa din na assassin na emblem. So, ang pwedeng mangyari dito is literal na Natalia that will try to pick off or gank and as much as possible pag may nakita siyang hero, Gina agad against Team Omega. But, kumbaga palakasan lang ito ng patatagan kumbaga ng loob para sa ating dalawang teams. Palakasan at mukhang nag-charge na. Mukhang nagre-ready na eh. Mukhang umiinit na at papasok na tayo sa Land of Dawn for our first game dito sa huling serye ngayong araw. We have Omega versus Onic na makikita natin ngayon lamang. We have here Chakno on the Grok pa rin na signature niya, while for sure, ito nga, possible na iikot lang ng iikot on the map would be the Natalia. Kailangan niya lang talagang gumala ng gumala. Yes, definitely for the side of Onic, more on a vision na kanilang gagawin. Kailangan nilang kontrahin dito si Eto Max. But interesting, sabi natin kanina, there's a possibility for Hatred to use the Natalia, pero hindi pa rin ibibigay talaga ni Baloy sa kanyang championship Natalia. This is one of his signature heroes sa ating liga. And Chakno with a vision as well. At nakita agad yun ang Onic, naramdaman nila na doon pupunta. Agad na nag-react si Hatred eh. Alam niya na yung gagawin. Kaso nga lang, lumalim dito si Baloyski at naispatan ng Omega ngayon. They got that, yung unang-unang kill for this game. But we can definitely see that Omega, parang nag-pay off yung ginawa ni Chakno na pagbisita doon sa bayban ng itaas. Yep. Kasi napaling nang punta si Hatred doon. Kumbaga para dito sa Omega, sabi nila, nandun yung vision for Chakno, nandun yung mga ibang players ng side ng Onic, pero there's a possibility na yung rotation dito na Natalia is somehow mirror with Chakno's rotation. Uh-oh. As to why, alam dito na Etomax and Ryzen na dun pupunta yung pupunta din si Baloyski. And a good thing about Omega as well is that yung kanilang rotation is continuous, pero continuous din kasi yung vision na pwedeng ibigay ni Baloyski. Yun nga, pwede lang siyang umikot ng umikot, kaso ang kalaban niya talaga dito ba, Chakno, buwang maging target. Oh, i-shadow kill together with Hatred. Sila ang makakuha ng bawi doon sa mismong tangke. Kaso nga lang, tatama na naman ang pana ni Etomax. Baloyski trying to go for the counter, pero flicker out lang para makatakas. Match na match ang ating early game. Palitan kung palitan, pero hindi pa natin nakikita yung salpukan talaga na madami yung magkakasama. O, kumbaga, anong nangyari ngayon is pulsuhan muna para sa ating mga players. Ang kinagandahan nito, agad ang binanggit natin kanina, is that these teams, alam na alam nila kung paano maglaro ang isa't isa, kaya nagkakaroon ng kontrahan. But their objective sinisipulan ngayon ng ating mga teams. Dilarski, napauna na ng kanyang Black Dragon form, while si Ryzen ang makakasecure nung mismong turtle, but a trade for Kyrie. Sabi niya, sige, inyo na yung pagong, kukuha kami dito ng purple buff mo, and knowing a Lancelot, kailangan na kailangan niya yan. Oo, kung baga para dito din sa side ng Onic, maganda yung ginagawa nila. Imagine mo, na-delay nila doon si Kelra on taking that jungle. Kasi si Marky, hinihit din niya yung neutral. But for the side of Omega, yung kanilang rotation dito is very different. Yung kanilang Grok and Selena nakafocus on trying to defend the lane of Kelra. And at the same time for Onic, ganon din. Kung baga si Baloyski, hindi pa siya ganon ka-aggressive. As much as possible, face check lang against Omega dito sa ating laro. Controlled din, no? Controlled lang talaga yung ginagawa niya dito na pag-atake at hindi siya ganun kalalim as always. But ngayon, nagbabakasakali si Ryzen na, pre, baka naman, no? Bigyan mo naman ako ng purple buff. Inagawan mo na ako kanina, pero ngayon, searching eagle ang bawi. Kaso nga lang hahabulin, Ryzen will go down. Dilarski dito, hindi naman nanaka, pero si Renjo ang may iwan. Kyrie, sumama doon sa guiding wind and Renjo goes down. Onic ngayon, nakakakuha ng kalamangan and unti-unti nilang kinukuha yung possible buffs or kumbaga side lanes man na pwede nilang kunin. Ang ganda na nung ginagawa ng Omega kasi maganda yung control. Eto Max, sobrang impactful nga niya dun sa early stages. Yung Omega, nag-try sila mag-invade gamit itong Demon Slayer mula kay Ryzen going for the purple buff of Onic. Kaso natalo sila dun sa laban. In fact, yung overcommitment ni Ryzen dun, nakakuha pa ng kill para dito kay, at least assist para kay Kyrie, eventually getting more kills at the secure ni Kyrie sarili niyang buff. So, medyo nakakabawi na dito si Kyrie. Although, you have to say, Omega pa rin ang nakakalamang ng 500 gold over Onic Philippines. Yun nga yung nakakagulat eh. Kahit sila yung nahuhuli dito sa kill score, sila pa rin yung may hawak ng kalamangan on the gold. So, it means
mas nagiging effective yung rotation nila. And it also means for Omega as much as possible para ma-maintain yung kanilang lead ngayon against Onic, iwasan nila yung mga ganong klase na medyo malalim. Kasi nabagit natin for Baloyski, malalim din ang kanyang binibigay na vision dito sa Omega. So, ibig sabihin, kaya-kaya nilang isipin kung saan magagaling dito yung kanilang kalaban. But again, Onic with the aggressiveness, although Omega na secure nila yung turtle doon. Panggulo na naman si Tito Max. Si Tito Max dito, binait lang si Kyrie para nga mapaugi shadow kill. Alam niyo meron siyang flicker, agad siyang umatras and the turtle secure para naman dito sa side ng Omega. Pero ngayon si Kyrie mapipilitang umatras, trying to go in for the turret. Pwede sila mag-dive pero si Kyrie sumasayaw lang. Kaso nga lang may guiding wind pero merong punctures. Only na pananahe kaming in from Ryzen. Tatawid sa purple buff si Hatred na lang mag-isa at mukhang malabo nang madepensaan niya pa. Automatic agaw. Bigla na lang nagwala si Ryzen dun sa Lancelot niya. Grabe ang ipinapakita ng pagmamikruhan ng ating mga teams ngayon. Kamuti ka na makatakas dito kanina si Kylie, but at the same time, kaya pa rin habulin ng Omega. And again, Omega, they are dictating the game. Pero Onic, anytime, pwede silang sumagot dito against Omega. Oo, kailangan na kailangan nila yun eh. Ito yung sinasabi natin na yung Omega, kailangan nilang umarangkada. Early game pa lang, and si Baloyski, pinipilit na umatras. Pero meron pa rin burning sensation, but makakauwi pa rin siya. Hinahabol na siya. Siya ngayon, kung siya yung may dahan, siya ngayon yung hinahunting ng Omega. Oo, kumbaga para dito sa Omega, after nila mag-engage ito a team fight, umalis agad sila. And the good thing about that is nako-complement nila yung ginagawa dito ni Chakno na vision for them. And even eto Max, napupuntahan niya yung lane na gusto niya nga pag-focusan against Onic. And Kelra, hindi pa siya na nakukuha dito na sinabi natin kanina pag-focusan supposedly ng Onic. Yep, which is really good para sa Omega ngayon kasi maganda yung lamang nila. At the same time, na-activate nila yung dalawa nilang horse. Kelra, dahil hindi pa siya napapatay, sobrang taas ng kanyang farm at maganda yung kanyang scaling. At alam natin ito si Ryzen na naka-Demon Slayer. Ang bilis ng farm niya, may Malefic Roar na siya agad. And si Yato Max, tumatama talaga yung mga bana niya. Now, na-pwersa ang gamitin yung Feathered Airstrike dito. Si Baloyski mo mababangga. Chakno goes in for the flicker. Gustong untugin pero si Hatred ang maiipit doon sa may iskinita habang ngayon yung Onic unti-unti nang aatras. Knowing na mayroong turtle, ta-transition sila doon yung Omega. Ito na ngayon, nasabi mo na Wolf, napapabayaan si Kelra. Tumatama yung arrows. Parang ito yung game na matagal nang hinahanap at kinakapan ng Omega. Mukhang nagpe-pay off na. And for Omega, speaking of pay off again, nakapag-secure sila ng Turtle Dawn against Onic kasi yung mga players nila ay naka-advanced against Onic. Oo, tulad dito, advanced na rin pumasok. Kaso Black Dragon form early atang na-pop ni Dilarski. So mapipilitan uno siyang umatras. Pero Baloyski mukhang matatrap. Ooh. Matatrap ka ba siya? Pero mukhang makaka-atras pa rin. Ooh. Dalawang pader ang tinawiran. Ginawang Ling yung Natalia. Tumalon-talon eh. Tinray, well, for Baloyski, it was a trap for him. And at the same time for Omega, alam nila na kailangan nilang i-force na agad na makuha dito si Baloyski kasi there's a possibility din for Baloyski na mag-clear na minion wave or mag-cut na minion wave para hindi pa maka-advance dito yung Omega. But Omega, this is them controlling the game against Onic. And Onic ngayon, as much as possible, they have to activate that banana split strategy. Yun na lang talaga ang magiging sagot dito para sa Onic. Ang problema nga lang, hindi nila na-de-depensahan yung kanilang mga tore. Dalawang tore yung napatumba ng Omega in just a snap. At hindi mga sila nag-effort masyado doon. Tingnan mo si Kelra, 6.2k na. Grabe. And this is very scary. Nakita natin yung farsa na nakatapat niya. Isa pa lang yung item, which is Clock of Destiny. Ngayon, siya is on his way sa kanyang ikatlong item. Ooh. At talagang grabe, ilang base na tinatama ni Eto Max, etong Hatred. Miss na miss yata ni Eto Max si ngayon. May halong miss nga talaga, no? Siya yung tinatarget. Parang may magnet eh. Parang may magnet niya eh. Lagi lumalapit yung arrow eh. Kaso nga lang napapansin nga natin dito for the lineup, Chantel yung sustain ng Onic, overtime possible na mabitin eh. Yeah. Oo. Tama. For Onic kasi, ang pinaka-sustain nila dito is either Hatred, although for Matilda kasi hindi talaga siya ganun katanki, and even Dilarski as well. So, ang pinaka-pagkukuhanan dito ng possible comeback potential ng Onic is kapag naging maganda yung Feather Airside, kasi nakita na dito na si Baloy, nagagalit na ang championship Natalia, pero ngayon, mukhang mag-aabang muna sila. Mukhang ano ha, yung pwesto doon ni Eto Max, nakuhanan siya, hindi nag-clapback yung Omega. Nangangapa pa rin sila eh. Hindi pa nila tinutuloy talaga, but this Lord
pwedeng crucial to if ever na may mag-rush man na kumuha agad nun. Oo, kasi for Onic actually, maganda pa rin yung nangyayari para sa kanila. Kasi remember for Baloyski, ang pinakakailangan lang naman niya is to take heroes against Omega. And pwede dito yung Onic, dumire-diretso na kumaga against them. So for Omega ngayon, ang pinaka kinagandahan is that they are at 5.3k gold. Mm. Ang laki din ng difference nila in terms of the damage dealt against Onic. So literally, they are really owning the map yes. against Onic. This is really good. Tapos meron silang access ngayon dito sa my Lord at na 9 minutes and 50 seconds. Si Baloyski, kaso naspata na siya. May exclamation mark na. Naririnig eh, pero mukhang napapop pa doon. Si Etomax ng Flicker. Flicker burn, tapos si Kelray na pabayaan. Mag-isa siya, wala siyang kasama. So ngayon, si Baloyski ang kukunin ng Omega, pero tuloy pa rin ang bakbakan. Possible na mag-transform na nga. And here comes Dilarski, kasama ng mga tropa ng Onic. Pero atras din kaagad-agad. So that's a bait para sa side ng Omega na hindi mo nalang tinuloy. Possible na mag-antayan ulit since nawalan sila ng mga miyembro. Pero nakikita ko dito, if I'm not mistaken, I'm not sure kung mag-agree si Wolf. Pero for Onic, napakaganda kapag pa wala nakuha dito ng Onic is si Kelra. Yes. Kasi kanina, pwede yun eh. Pwedeng umangat yung Onic during that time on that team fight. Pero Omega again, sabi na lamang tayo, why not kuhanin natin mga objective against Onic. No chance dun sa flame shot na yun ni Markin na makanakaw. Onic will have to concede itong Lord doon sa side ng Omega. At sobrang yaman na nito. Tatlong items sa si Kelra compared to Marky na two items pa lang. Although, mamaya kakatay for sure ang isang Farsa. Damang scaling. And later on, si Baloyski, if he gets the item, si Malefic or na next item niya, could be good. Pero ngayon, kasi mahirap ang depensa ng Onic. Kailangan nilang gamitin si Farsa bilang isang support sa ngayon na taga-clear lang ng wave. Hindi pa nila magagamit offensively. And it's gonna be up to Baloyski kung paano siya makakahanap ng mga minus 1 dito. But until then, yung Omega talaga, ang ganda na ng control ng mapa nila ngayon. Parang bitin pa rin talaga kasi yung damage na pwedeng i-deal nito. So kailangan lang talaga nila maging patient. Kaso nga lang, namaliga ng punta. Napadaan ka sa harap nila. Eto Max together with Kelra taking down Baloyski. Meron pang Lord ngayon. So kulang sila ng isang miyembro. Possible na hindi na sila lumabas sa base nila. And tama kasi sinabi mo, Wolf. Kailangan nila gamitin si Marky ngayon pa lang. Dahil yung feathered airstrike niya, para na lang din talaga sa minions. Yes. Oh, kumbaga parang dito kay Marky as much as possible, kailangan madepensa nila dito yung kanilang inhibitor turret, but for Omega, ang dami nilang pwedeng pang zone out against Onic dito sa ating laro, but successful. For Onic, the good thing is that nadepensa nila yung kanilang inhibitor turret, and kanina diba nabagit natin, pwede maging long game, pero with the control of Omega on this game, pwede. And Onic, at the same time, this is a Marky hero, this is Farsa. We're talking about isang latag lang niya na nga napakaganda na feathered airstrike, ang taas-taas ng chance for them for a comeback. Yes. Kailangan lang talaga nilang kumapit. Kailangan nila ditong makakuha ng comeback if ever man na ituloy nila yung ganitong klase. Pero mukhang nakaikot na si Baloyski. Sabi nila, rekta na tayo. Palaga na sa may bandang gitna. Pero mananakap yung isa. Eto Max will go up. Pero atras din kagad-agad. Kaso nga lang si Baloy may ipit ata sa apat ang miyembro. Pero andito na palipad. Kasama na dalawa. Pero mukhang gusto nilang umatras. Hatred is the only one alive dito sa side nila. Si Kyrie at si Marky mukhang hindi na makakarespo pa. Two man down para sa side ng Omega. Kapalit ang tatlong miyembro ng Onic. Onic is still struggling. And Omega, unti-unti na nilang nakakapa yung rhythm nung game nila. At ngayon, mukhang hindi pa tapos Ryzen with the Phantom Execution. Uy, the prediction! Kala niya babalik dun sa Quad Shadow. Super. Pero kung bumalik nga talaga yun, no? Possible mamatay pa yun pag pinangturan. Kung baga para dito sa dalawang teams natin, specifically for Ryzen and Kyrie, pagalingan na lang pumulso. For Ryzen during that time, predicting na pwedeng bumalik dun sa Shadow ng Hayabusa. At the same time, kay Kyrie, pinredict niya na pwedeng dumaan si Ryzen. So doon na nakikita yung parang may kruhan natin mga junglers. Actually, lahat ng mga roles natin out of the moment, may kruhan yung nagaganap. Yep, and you have to give it to Eto Max, for example, na nagiging malaatas yung pressure sa Onic. May depensa yung Onic kanina, yung gamit yung Farsa, pero once na mag-feathered airstrike si Marky, nang hindi pa niya nakikita ang lumilipad yung pana, kinakailangan niya mag-cancel. Kasi siya talaga yung tinatarget dito ni Eto Max. And that's very, very crucial para sa side ng Omega in their pushes. Every time na masya-shutdown nila yung feathered airstrike, ang dali ng depensa para sa kanila. Ngayon, etong Lord Take, pwede itong biglain ng Omega. Pwede din biglain na Onic, kumbaga, actually sila dalawang team, pwede magbiglaan. Pero for Omega, mas mabilis sila makakakuha dito ng kanilang objective because of
this hero ng Omega na ang bilis-bilis kumuha ng objective at talagang nabigyan ng opportunity to take the items, and that is Kelra. Natatakot yung Onic umabansi o mag-check ng mga bush dahil nga din dun sa threat na baka tamaan sila ng mga arrows niya. Eto Max, andyan din yung vision from the traps, pero si Hatred ngayon mapipilitang umatras. They have the minions pero mabilis naman makaka-clear ang Onic. Standing pa rin ang tatlong inhibitor turrets nila, yes. Pero nahihirapan sila dahil nga yung Omega nababalansi yung minion waves na paparating, and now this is a Luminous Lord. Yep. So a little bit na freeze mula sa Omega para pinagsasabay nila, di ba, yung kanilang mga minions, and they're looking for Baloyski as well. Si Kerala is at 70% HP. Kailangan pa rin niya mag-ingat, ha? Uy! Ayun na, okay. Aray ko po. Depensado na si Kelra. Hindi na nila mapasok basta-basta. Ang dami ng mga gwardya. Kaya ngayon, basag ang dalawang inhibitor turrets. Possible tatlo. Will this be the end? 4v5. Pero Feathered Airstrike kukonekta. Going in for the base lock. Gusto nila tapusin to. Meron silang minions. And this is it for Omega. They will take game number 1 laban dito sa Onic. Omega with that control, napakabilis ng kanilang naging rotation during that game, literally dictating the tempo against the Onic, and ang ganda ng pinakita ng performance. Yeah, sobrang ganda ng performance ito. Ang taas ng impact ni Etomax, naririnig namin dito, gano'n sila excited. At yung unang